kasiyahan ngayon nagbubunyi. Sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi, sa kanyang pinaluluklukan. Dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabig. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa pagunita kay dakilang San Alberto, obispo at patas ng simbahan. Sinikap niya sa buong pagkaobispo, buong paglilingkod niya, ang ituro, ang tamang aral ukol sa ating Panginoong Hesukristo. Pinalaganap niya ang debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinadakila mo ang obispong si San Alberto sa pagtatambalan ng karunungang likas sa tao at pananampalataya sa iyo. Ipagkalo mong mapanghawakan namin ang itinuturo niya upang sa pag-unlad ng kaalaman ay marating namin ang kaibuturan ng pagkakilala sa iyo at pagmamahal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siya maghari ng taong 137. Noong kapanahonan ni Antioco Epiphanes, may limitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus, inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Israelita sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami
at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng paintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Niutos niya maging isa ang tunturing sa bansa, kaya't pinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at maraming Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga damba ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea, kahit sa mga harap ng bahay ng mga lansangan, pinagsusunog ng kamangyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at sino mang mahuli nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay pinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanilang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahintulot sa kutusan kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamalas, yung mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos, di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Ang sino mang naghahangad na ako'y alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa akin imuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Yang mga masasamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yung mga taong taksil na laban sa kautosan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Tumayo na po ang lahat. Sinabi ni
Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi niya, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang pinaglakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanyang bulag. Inilapit nga nito at tinanong ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyaring ibig mo, pinaggaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. At nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Palakasin tayo ng salita ng Diyos upang ating masundan at matalima ang kalooban ng Ama sa ating pang-araw-araw na buhay. Pupunta na po tayo sa ating unang pagbasa sa Lumang Tipan, panibagong aklat. Aklat, unang aklat ng Makabeo. Para po kong nagbibigay ng lektura. Makabeo. Mahalaga ito sapagkat buwan ng Nobyembre, pinagdadasal natin ang mga yumao. O Father, nasaan sa Biblia yung purgatorio? Bakit tayo magdadasal para sa mga patay? Ayon sa ikalawang Makabeo. Sabi, kasi sabi ni Judas Makabeo, marami sa mga sundalo niya sa kanyang hukbo ang nag-alay ng buhay para mapanatili ang reliyon ng mga Hudyo para pambayad sala nila tayo'y mag-alay ng mga panalangin. Diba? Tayo'y mag-alay ng mga dasal para sa mga namatay nating kapatid na namatay sa digmaan. Sige po. Ang unang Makabeo, kasi simula pa lamang, yun po ang kahalagahan ng librong ito. Magdasal tayo para sa mga nauna sa atin sumakabilang buhay. Kasi po noon, binanggit ko po yung hukbo, yung digmaan. Sinong kadigma nila? Yung imperyo. Alam natin yung mga Romano, mga Cesar, sila yung mga makapangyarihan noon. Bago yung mga Romano, yung mga Griego, si dakilang Alejandro, sa Ingles, Alexander the Great. Ayun, baka na sa kasaysayan, yung imperyo, ang kanilang tinatatag, sinasakop nila yung mga bansa, kasama na yung Israel. Meron doon yung, kasi si Alejandrong Dakila,
Meron siya mga hinati-hati niya. O ito, Antiochus Epiphanes, ikaw ang bahala sa Israel, mamahala. Ayun. Yung mga kinagawi ang pagano, kaya nga, pinakamahalaga sa mga Hudyo, yung templo nila, yung paghahandog. Inilagay ba nitong Antiochus Epiphanes na mga Grego, isang paganong estatwa, kalapastanganang sobra-sobra, pambabastos sa kanilang paniniwala. Kaya nga, lumaban itong sila Judas Maccabeo at ang kanyang mga kapatid at kanyang mga hukbo. Kinalaban itong puwersa na malakas ng mga Grego at siyempre, malakas yun. Marami sa mga Israelitang namatay. Yun po, unang pagbasa. Ang aral, ipagtanggol natin ang ating pananampalataya, magdasal para sa mga kaluluwa. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, yung mga tao nandyan si Jesus, tinatansya nila, tinitimbang nila si Jesus, pinag-aaralan si Jesus. Buti pa yung bulag. Jesus, anak ni David! Kung sino pa yung may kapansanan, kilala niya kung sino si Jesus, ang Mesiyas, anak ni David. Ang senyales, mga bulag makakakita, mga may kapansanan gagaling. Anong gusto mong gawin ko sa iyo, Panginoon? Kaya nga sinabi niya pinakamataas na titulo, Panginoon. Panginoon, gusto ko pong makakita kung sino pa yung mababang tingin ng tao, kung sino pa yung huli na pag-iwanan na sa buhay, nasa kanya pa yung kalubusan ng katotohanan at pagkagaling sa kanya. Ito yung maganda. Yung iba, pinagdududahan pa. Talaga bang mirakulo ito? Baka mayroon pang ibang eksplenasyon. Anong ginawa ng bulag na pinagaling? May panata, sumunod. At yung mga kasama niya, nagpuri sa Diyos. Ang aral, nandito na si Jesus, pinagdududahan mo pa? Meron ka pang kritikong eksaminasyon? Ha? Susubukin mo ang Diyos. Kulang ka sa pananampalataya? O, yung bulag. Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Alam niya kung ano ang hihilingin niya, makakita. Kumuha tayo ng halimbawa sa taong ito na sumunod kay Jesus nung pinagaling siya. Tumanaw ng utang na loob. Nakakita siya. Dati bulag ako, ngayon ako'y nakakita. Susunod ako sa kanya. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Dakilang San Alberto na nagtataguyod ng tamang turo ni Jesus, nawa po, tularan natin ang bulag na pinagaling ni Jesus. May tunay na pananampalataya at tunay na disipulo ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Tugon po natin, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit, manalangin tayo.
Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman ng aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa iyo muling ihahando sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming kayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami ng iyong pagtangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alberto ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan, kaya sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang buling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapati kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, na kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ang dakilang San Alberto, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kaming lahat sa masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Alberto sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan
upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kay ninyo ang kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalo sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.